Eh, parating niyo sana. Ito mga pasaway, nandito kami sa company ng Admiral. Pinag-uusapan namin yung problema dito sa kumpanya namin. Kasi marami ng mga empleyado nagugutom na dahil sa isang buwan. Walang mga trabaho, hindi pinapasama sa biyahe yung ating mga kasama sa kumpanya. Kaya humihingi ng tulong sa kumpanya kung ano ba ang magiging solusyon para sa agarang solusyon para sa mga empleyado ng Admiral para makabiyahe sila kasi wala, gutom na sila kaya dito nag-aalboroto na sila. Gusto sana nila makausap si Doktora, yung may-ari mismo ng kumpanya na to. Ito mga pasaway, panoorin nyo ang usapan ng mga empleyado at ng management dito sa usapin na to. Panoorin yung mga kapasaway. Paano masisuko, sir? Eh, yung ibang kumpanya, sir, di ba may mga konduktor naman kasama, sir? Mga safety officer daw yun eh, hindi naman konduktor eh. Nakausap naman namin yung mga yun, sir. Paano naging safety officer yun, sir? Kakailala namin yun, mga empleyado ng bus yun, mga konduktor yun, sir. Paano naging safety officer yun, sir? Eh, sa atin, sir, hindi ba tayo maglalagay ng safety officer kung may safety officer sila? Kailangan din namin ganito ng trabaho. Eh, saka, yun, sir, yun ang nasa advice pa yun. Sir, kung lahat naman kami dito na konduktor, mag-extra doon sa Fairview Bus, anong mangyayari doon, sir? Hindi naman kayo sa Fairview Bus. Ito pre-schedule din niya. Hindi naman sa ganun, sir, eh. Kasi may kumpanya tayo, sir, eh. Alas 4, nandun ako. Yan, kasama ko siya. Umuwi ako, alas 7 na. Kasi, syempre, priority na lang yung Fairview Bus. O, kung may bitin at huling-paulihan ka na may labas certain mo, kung wala, di wala ka din, di ba? Kung baka kami doon, ano lang kami, panatutulot lang. Extra lang, kung mayroong ano. Magulo na yun. Tatlong araw akong pabalik-balik doon, sa hirap din ang gising mo ng oras. Kasama kayo sa schedule na doon na, hindi kayo yun ano? Hindi ka rin makakaduty, sir. Saka tugis time sila, alas 5. Hindi na ako sa YouTube time doon, basta pag nandun na kayo. Hindi po, sir. Priority sila doon, sir. Kami ang madami ng empleyado doon, sir. Mas marami pa nga yung empleyado nila kaysa sa pupunta doon eh, na manugis ka doon. Ang dami talaga. Wala nga eh. Kaya bitin-bitin na ang driver doon. Hindi, sir. Bibitin doon pagka-holiday, linggo. Yun po yung pagbibitin doon. Pero pag other day po, wala po din. Wala po nga asahan. Ano ba yun? Nung dalawang araw na, o, meron po siya, no? Holiday no Wednesday. Doon, wala namang gawa, no? Wednesday, holiday po yun kasi. Kaya mga empleyado nila, hindi po yung biyahe. Kasi no-hold, sir. Wala daw po, doktor. Eh, pag bumiyahe kami doon, sir, tapos, ano, hindi kami maka-8 mil. Hold. Hold kami. Ako nga sir, involved accident lang, hold pa rin ako eh. Bumiyahe ako doon ng Miyerkules eh. Driver ka? Conductor sir. Yung binangga kami ng Miami, hold ako kasi hindi kami naka-ano eh. Involved accident lang, hold pa rin. Saka sir, kailan ba talaga sir yung tentative date natin sir kung kailan makakabalik yung conductor? Hindi kayo pwedeng bumiyahe bukas, pero ika-counsel kayo ni Janice. Ika-counseling kayo, bakit kayo hindi kumuta, gano'n, hindi yung hold agad. Hindi, 1 week po yun. Hindi. Na-hold po ako eh. Eh, bakit di ka nagre-report ko? Nag-report po ako agad kinabukas. Kaya nga, pag low income ka ngayon, bukas hindi ka pwedeng bumiyahe, magre-report ka sa HR. Oo nga po, pero mag-iintay pa ka po ka ng ano, sumula na nag-report ka, bali 2 days, tapos 5 araw pa. Bali po. Magre-report ka doon, ika-counseling kayo para bakit kayo hindi nakatarget, gano'n. Bali po, sir, o sa 1 week lang, ano yung suspension. Wala nga suspension yun, counseling nga eh. Kasi hindi ka wala nga suspension yun. Mag-iintay nga po ng ano, kasi sabi ko kasi... Bakit hindi ka nga nag-report kinabukasan? Hindi, nag-report po ako. Sabi nga kasi sa akin yung search account ko, ano daw, maghintay pa ako. Tapos ano, mabot na nag-report? Sa kanilang daro, search account ko, tsaka kanilang daro. Yan, yes, oo. Labas tayo dun sa ano, ha?
Ano ba talaga gagawin namin, sir, ng mga empleyado ng Admiral, sir? Anong gagawin ng mga conductor, sir? Anong plano niya? Kasi hindi naman po pwede divert kami lahat doon, sir, eh. Magmimitingan daw sa lunes ko, anong plano, sir? Ba't puro, ano na lang, sir? Iba-ibang araw, sir. Gentleman kasi, sir, lahat ng mga driver nila doon, sinama yung mga conductor, eh. Tsaka bakit isususpindi yung driver, sir, pag nagsama ng conductor? Kailin, meron na. Sinabi ko na nga, eh, siyempre, kung ano yung sinasabi nila, yun din ang sinasabi ko sa inyo. Pero sir, bakit ganon, sir? Yung driver, gustong isama yung conductor, isususpindin nyo yung driver. Ang utos nila kasi driver lang, ngayon, di ba nakikisama nga tayo? Hindi, sinabi na nga ng ano, sir. Nakikisama na nga. Di ba sabi ng Nidelgra, sir, kung gustong isama ng driver yung conductor, at nasa sa inyo rin yung ano, sir, bakit nagtuturuan tayo, sir? Gumawa sila ng order na gano'n. Sabihin nyo sa kanya, gumawa sila ng order na gano'n. Napili. Para. Nasa sa inyo daw yung ano, sir, eh. Decision, sir, eh. Sinabi na ni Delgra, sir, di ba? Masahuran nyo yung mga conductor. Kasi dapat, obligasyon nyo rin sahuran yung conductor. Dahil empleyado nyo sila, sir, eh. Mahirap yun na. Empleyado nyo kami. Sinabi na ni Delgra yun, sir, eh. Ang gobyerno, mahirap kalaba. Bakit gano'n? Nagtuturuan yung gobyerno, yung kumpanya, at kung sino-sino, sir. Eh, binigay na nga ni Delgra. Nagsalita pa siya ng gano'n, sir, kung ituturo niya lang din balik. Pero bakit yung iba mayroon na? Ang dami-daming kumabiyahin kasama. Ano ba talaga, ano, sir? Kasi isususpindin nyo naman yung driver pag pasamahin kami ng driver. Asan yung sila ng paraan? Pwede naman siguro natin gawa din ang paraan. Katulad dito, may mga driver na rin dito na gusto isama yung mga conductor. Pero ang problema, eh, ayaw nyo rin naman pala. Ganun din naman, sir. Nag-uusap tayong dalawa dito sa loob. Ganun din yung sagot mo, sir. Ano naman, sabi natin, ipa-approve natin. Hindi yung utos ko yun. Ikaw talaga. Ipa-approve pa natin, kago. Sino bang mag-a-approve nun, sir? Sino mag-a-approve nun, sir? Siyempre sa management, siyempre. Sino bang management, sir? Eh, sila doktora, sila attorney Lem, ganun. Kasi kung ganun, sir, approval, ang tagal na namin nagkantay ng approval na yan, sir, eh. Ilang linggo na, sir? Ilang linggo na tayo nag-usap dito, sir, oh. Tapos hanggang ngayon puro approval pa rin, sir. Isang buwan kalahati na halos walang biyaya ang conductor, sir. Hindi kasi iniisip natin pagdating ng 15 mawawala na, di ba? Eh di pa 15 na, sir. Ngayon dapat may solusyon na rin kayo, sir. Kahapon nag-meeting kayo, sir, eh. Nagsisigil na, sir. Ngayon, kagabi, ang sabi nyo naman, hindi pwedeng isama ang conductor. Pag nagsama ang driver ng conductor, sususpindihin nyo yung driver, hindi na makakabiyahe. Ano pa talaga gagawin namin mga empleyado, sir? Siyempre, hindi rin masyadong magkagalaw yung dispatcher. Kaya nga, sir, walang approval. Kailan yung approval, sir? Kasi nung nakaraan, sabi mo, magantay rin tayo ng approval. Siyempre, nagbago na naman yung sistema, di pag-uusapan. Hindi naman nagbago yung sistema, sir. Ganun pa rin naman. Tayo lang ang nananatiling ganito, sir. Yung ibang kumpanya, nagbago. Kasi sinama yung conductor. Yung driver ang nagpasahod. Ngayon sa atin, sir, anong gagawin nyo? Hindi ba tayo sasabay sa kanila? Tayo lang bang maiiwan? Kami lang ba? Paano naman po yung pamilya namin, sir? Mahirap kasi yung puro titingnan, sir. Lumilipas yung araw, eh. May mga maliliit na anak. Ano ipapagatas dyan, sir? Pagtingin nyo kasi sa amin, kami ang nagdidesisyon. Dinidiscuss yan sa management, hindi kami. Kung ano yung sinasabi nila, yun din ang nire-rele namin sa inyo. Ang tingin nyo kasi sa akin, ako yung nagpapano. Hindi naman, sir. Hindi sa ganun. Kasi ikaw yung laging kaharap namin at ikaw yung nakausap namin nung nakaraan. Superior nyo nga ako. Kaya lahat ng sinasabi nila, sinasabi ko nga sa inyo. Ngayon ang pananaw niyo naman sa akin. Usapin pa, sir, pang kalahatan, sir. Hindi lang naman pang isa-isa, sir. Sabi naman sila dito, di minsan, sabihin nyo rin. Hindi, sir. Hindi rin naman yung dispatcher, sasabihin din sa inyo. Sana, kung maayos na tayong kumpanya, sir, yung may-ari mismo o yung pinakasinasabi kong management,
makipag-usap sa amin na empleyado, hindi yung ikaw lang lagi, mangangako ka sa amin, hanggang sa puro approval, ang tagal na sir eh. Ang dami na nagugutom na empleyado sir eh. Ini-extend na nang ini-extend, ganun pa rin. Ano ba panghihintayin nyo sir na mag-direct na yung mga wata ng mga conductor? Sana nakalipo. Kung diretsyon nyo na lang kaya kami sir na, ay ganito, conductor, magbabayaran na lang tayo dahil inutos na ng konsorsyum, wala na konduktor. Ganun na lang sana, sir, para hindi mahirap yung usapan, sir, ba? Para, kasi, sinabi nyo nung nakarang araw, yung mga stay-in, pababalihin nyo, pauuwi na probinsya, ititext nyo na lang. Paano yun, sir? Ano ba talaga sitwasyon? Ano ba talaga nangyayari? Babarain kita. Ang sabi ko, kung tuloy-tuloy ito na walang konduktor, kung sino yung pwede umuwi, umuwi muna, tapos na tawagan sa kailangan na, ikaw, sabi ka agad. Hindi, eh, sinabi nyo, pauuwi nga, sir. Di ba? Diba? Ganun ba sabi ko? Yung uwi na kayo, sabi ko, walang-walang... Hindi sa ganun, sir. Ang sabi nga, pauuwi nyo, pababalihin nyo. Pag humabag pa yung walang konduktor, kung sino yung gustong umuwi muna, din iwan nyo yung number nyo sa dispatcher, tatawagin kayo pag may konduktor. Nakakauwi nga kami ng probinsya, sir. Kailangan kong punto namin, sir, yung paraan, paano kami nakalong dyan, sir. Kasi kung sa tagal na rin, mag-shortcut kayo, mahirap yun. Basta't kasama lang kami dun sa biyahe. Naintindihan ko nga kayo. Kaya lang, siyempre, kung ano yung sinasabi nila muna, di yun din ang nire-relig ko sa inyo, di ba? Sinaingon na kasi yung admiral. Tapos, tayo lang kasi sir ang wala. Sir, matagal na yan, sir eh. Dalawang linggo na tayo nag-usap na karaan, sir. Sinabi ko na sa'yo yan na tayo lang ang wala. Pero yung last na pinitawan nila, na pwede muna daw kayo mixed na sa kabila. Yun ang last, ha? Walang pagkasunod. Matagal na yun, sir. Dalawang linggo na eh. Kaya nga, yung tinatanong ko kung kailan ba yung sinasabi na yun eh. Plano. Kasi pag natintay pa kami, natintay siya. Ano na? Nagihintay. Ilang buwan na kami. Isang buwan na mahigit kami nagihintay. Halos, oh, sir. Parang awa nyo naman, sir. Kaso, dalawang linggo na nung ulit tayo nag-usap dito, sir. Dalawa, sir, eh. Diba nag-usap tayo kasama ko yung mga driver? Dalawang linggo na yun, sir, eh. Yung last na, di ba, yung second to the last. Ang second to the last na sinabi, yung mga pag humaba pa yung walang konduktor, sabihin mo yung mga konduktor yan na, ano, pwede pang umuwi. Tapos, tatawagan na lang kung may konduktor na. Yun ang second to the last. Last na order, yung pwede kayong umikstra sa kabila. O, wala pang order, kasunod nun. Nauna pa yun, sir. Yung order sa kabila, sir. Ilang linggo na? Tatlong linggo na, sir. Tatlong linggo na, sir. Nasasabi ko lang sa'yo nung isang araw lang, di ba? Tatlong linggo na, sir. Ilang linggo na kayo bumaya sa kabila, Hau? Hindi, sila. Tuloy-tuloy pa rin yan. Si Hau-Hau ba yun? O, yun. Tuloy-tuloy. Tatlong linggo na yun, sir. Kikita ko na yan doon, si Hau-Hau. Noon pa yan, nung wala pang pandemic, buo-biyahin na yan, si Hau-Hau doon, sila ilakil ba yun? Eh, ganito na lang kasi... Yung ibang driver naman gustong magsama, bakit ayaw nila pasamahin ng mga konduktor? Kasi nga, wala pang approval yun, kaya hindi pa sila nagsama. Pero pag may approval, isasama na kayo lahat, siyempre, di ba? Sana naman siya, kapag iiwanan na tayo. Isang buwan na eh. Marami na siya. Explain na naman yung ibig sakay. Oo, malamo na naman yan. Hindi pwedeng sabihin na hindi konduktor yung kasama nila. Sir, mga kailan kaya yung approval na yan, sir? Kasi, pag makita niyo si Giannis dito lang umaga, ikon nyo rin sa kanya kasi siya yung kasama sa meeting lagi. Hindi lang ako lagi siya din. Pag mahirap kasi pag ganun, sir, na dapat makausap natin. Sana kung makausap namin yung management, sir, na yung sinasabi yung si doktora, sila sana umarap sa amin, sir, para mabigyan naman pansin yung ano namin, yung reklamo namin, sir. Yung hinaing namin, hindi pala reklamo. Kung wala pa ding order sa kanya, hindi rin siya magkapag-relay ng balita. Eh, kami sumusunod naman kami sa order niyo, sir, eh. Sabi niyo, huwag kami sumama, hindi naman kami sumama. Eh, sabi, nakikinig kami. Mabigat kasi, sir, yung
yung order nyo na pag nagsama yung driver ng konduktor, isususpindi, sir, mabigat yun, sir, eh. Ang isususpindi? Sabi nyo pag nagsama ng konduktor yung driver, hindi na makakabiyahan. Ibababa daw sa bus. Sabi nyo yun. Dito may sabi daw. Dispatcher. Yun ang utos nyo raw. Ang utos namin sa kanya, huwag mo nang magsama ng konduktor dahil bawal pa, hindi pa in-approve ng management. Yun. Yun yun. Hindi yung isususpindi. Ay, yung driver na hindi makabiyahe, na walang konduktor, hindi huwag siyang bumiyahe. Kasi wala pang ano, wala pang... Ano ba talaga yung ano dun, sir? Parang ang labo, sir, ha? O, mauuli daw, di ba? Mauuli na. Ba't mauuli? Eh, lahat naman ng... Para, sir, may mga kasama konduktor. Tayo na nga lang na pag-iwan na. Iset niya ng meeting sa amin na konduktor. Ganun na lang, sir. Para at least makausap namin, hindi yung aabangan namin siya. Para formalidad, sir, ba, na may pagkaharapan tayo na aabangan lang namin siya. Hindi naman maganda yung ganun, sir. Formality lang ba na magkaroon tayo ng meeting? Oh, MW, pumupunta yung dito. Ito yung nakikita. Parang ako din yan. Ay, ako naman, araw-araw siya, MW. Hindi, sir. Pwede naman siguro namin natin iset na Lunes. Kung pwede, kausapin niya kami kung ano ba talaga yung desisyon. Oo, oh, iwan ko lang sa Lunes kung ano kasi may meeting na kami. Yun na nga, sir. Malabo kasi, sir. Malabo, sir. Hindi, sinisit niya nga ng Lunes. Sabi ko nga, hindi ko alam kung makapunta dito sa Lunes dahil meeting namin sa Lunes. Doon na namin i-discuss yun. Puro kayo kasi short. Hindi naman shortcut yun, sir, eh. Sana patulungan nyo rin yung conductor na. Tinutulungan ko nga kayo kasi pare-pares lang naman tayo kumakain, eh, di ba? Pero yung kasiguruhan ba? Oo. Usapan na maayos. Sinasabi ko naman sa inyo lahat yung ano, eh. Sinasabi ko rin yung hinainyo sa kanila, eh. Kaya lang kung ano yung binitawan nila na usap. Sinabi niyo, sir, hindi pa rin naman na-sinan, sir, eh. Binibitawan ko rin. Tagal na, eh. Walang labis, walang kulang. Ganun yun. Siyempre, kung sinabi nila, oh, sige, kaya tingnan nyo kung sabi mo, pabalihan sila, oh, di ba, sinabi ko sinyo, bumali kayo, 500,000. Aabot ka ng isang buwan na dalawang buwan. Hindi nga, yun yung mga example nga, kaya nga kung ano yung utos nga nila, yun din ang sinasabi ko sa inyo. At hindi ko rin dinadagdagan yun din yun. Walang shortcutan kasi pag shortcutan magulo yun. Kinahalang yung mga ipong driver, sir. Hindi na shortcut na, sir, nangyayari, sir. Long cut na, sir, eh. Ang tagal na, eh. Pinapatagal nyo lang, sir, eh. Pinapaasa nyo lang kami na pinapaasa. Bigyan nyo yung mga konduktor nyo para magkatira din sila. Nung sumasahod sila, sinasabi ko, lalaki ng sahod nyo. Magkampun din kayo sa mga konduktor nyo. Diba, sinasabi ko rin sila dyan, kanoon. Pero sir, dapat kayo yung employer namin, kayo yung dapat na mas makakatulong sa kanila. Oh, hindi. Pinag-utos na nga kasi, sir, ni... Namin kailangan ng ayuda, sir. Kailangan namin yung trabaho talaga. Siyempre, yung nga, sabi ko nga sa iyo kanina, i-discuss. Paulit-ulit lang tayo. Pag may meeting sila sa Lunes. Kaya nangihingi kami ng sit na meeting, sir, eh. Nangihingi kami ng meeting sa inyo, sir. Nangihingi lang naman kami, sir, set up ng meeting kasi... Matagal na itong usapin na ito, sir, eh. Matagal na namin iniingi sa inyo yung kasagutan sa problema natin ngayon. Namin pala na konduktor, hindi ninyo. Kasi hindi nyo naman kami binibigyang pansin, eh. Puro lang kayo magpag-uusapan. Ilang linggo nang pinag-usapan, wala pa rin namang solusyon. Pero ang tanong nga, bakit yung ibang kumpanya mayroon na nga ang sinasamang konduktor? Bakit kami lang talaga? Pinaprobahan naman ng management. Pinabayaan nila yung driver dahil gustong tumulong sa konduktor. Sa atin hindi kayang gawa ng paraan ng management natin. Hindi sa pinto payag na yung katastaasan. Kailangan pagkain makatawi. Mahaba na rin talaga. Basta, kami na lang talaga yung walang trabaho. Pag sinabihan ko si Ma'am Janice sa Lulis, tapos sabi ko, harapin kayo sa Mercedes. Punta kami dito, punta sa Lulis. Paano kung hindi niya... Ba't meron kami, sir? Ang haba naman ng araw, sir, na ano, sir? Lumilipas yung araw, sir. Yung iba dito sa amin, sir, wala nang makain. May mga bata, may mga maliliit na anak, pambiling gatas. Yung kumbaga sa sana, sir, magkaroon talaga sa atan at sana tayo ng agarang solusyon. Kasi matagal na yung usapin na ito na hinihingi namin sa inyo, sir.
Matagal na sir, isang buwan na mahigit sir. Kung tapos na yung MCQ. Kayo sir, may pamilya rin kayo. Sana maintindihan nyo yung hinaing ng konduktor nyo. Kaya nga, sinasabi ko na sa inyo eh. Pare-pares naman tayo kako na kumakain. Siyempre, lahat. Hindi na sir eh. Kayo lang ang kumakita. Kayo lang ang kumakain. Kami, walang kinikita. Kami, wala kami pasok eh. Sinasabi ko nga, lahat nga na hinaing nyo, sinasabi ko. Kasi pare-pares. Ang problema sir, sinabi mo nga sir sa kanila, bakit wala pang solusyon? Bakit wala pang solusyon kung sinabi nyo na sa kanila sir? Bakit wala? Hanggang ngayon, wala pa rin. Napakatagal na sir eh. Bakit wala pa rin solusyon? Sinasabi ko naman yung mga sinasabi. Kailan ba darating yung solusyon na yon? Direct na ang mata namin, wala nang makain. Meeting kami sa Monday, didiscuss namin ni Ma'am Janice, di ba? Yung mga driver sir eh, sabi sa amin ng mga driver, pwede naman yung katulad ng regular ko eh, pwede ko sa amin sa mama. O, bibigyan kita ng ganyan. Okay naman sa kanya eh. Tapos pinagbawalan nyo silang magkasama ng konduktor. Wala na siyang... Pwede namang isekreto yun. Walang ano eh. Eh syempre, hindi na yun sa akin makapagbigay ng ano tulong sa akin kasi eh. Wala naman akong ano eh. Hindi naman niya ako nakakasama sa biyahe. Samantala kung nakakasama niya ako sa biyahe, yung pagsingit-singit sa ibang lugar na sisinyo-sinyas ako. So, nakakapag ano pa rin kami sir. Nakakatulong pa rin kami sa kanya. Kaya kakailanganin pa rin kami ng driver. Kaya magsisilbuhan niyo pa rin kami, bibigyan niyo pa rin kami ng ano para sa ano. Oo, pag ano, sigehan niyo pag mag-meeting kami, didiscuss ko ulit. Eh, kasi yung walang conductor eh. Pero sir, mapapagkaloob niyo ba sa amin yung hinihingi namin na meeting? Yung hinihingi namin meeting sir, sa amin. May pagkakaloob niyo ba yon? Ako, sasabihin ko si Ma'am Janice, papa-schedule ko siya ng medless para kausapin niya, di ba? Pero depende sa availability niya kung... Mahirap naman yung ganun, sir. Baka naman pwede... Usapin ko, sir, ng pangkaramihang empleyado niyo, sir. Eh. Bakit pag-aantayin niyo kami ng ganun? I-schedule na kami ng matagal. Eh, nag-meeting kayo ng Lunes. Bakit aabot ng Merkules o baka hindi pa matutuloy ng Merkules? Kailan yun, sir? Napakahirap naman ng pangako niyo na, sir. Parang walang kasiguruan na magkakaroon kami ng meeting. Walang kasiguruhan kasi yung pinapangako niyo sa amin, sir. Hindi ko nga maano sabihin. O yun nga, sir. Sana, sir, magkaroon tayo ng magkasiguruhan kasi pang kahalahatan, tsaka pang empleyado at pang pamilya yung usapin na to, sir. Eh. Sa trabaho namin to, sir. Eh. Trabaho. Tama yun, sir. Nag-apply kami sa inyo dito. Nagpasa kami ng mga requirements. Lahat ng hiningin nyo, binigay namin. Hirap na kami. Totoo talaga, hirap na kami. Kung ano, itindihan ko nga. Yung pag-iintindi sir, sana mabilisan din solusyon sana. Kasi araw-araw gumakain ng tao eh. Eh wala naman kami source. Kasi kung sabihin, oh, wala na kayo dyan, yung matatanggap pa namin kasi alam hindi namin. Hindi naasa. Ang iniintay lang namin, yung kung anong gagawin nyo. Sa sabihin nyo sir, dapat sabihin nyo na ngayon kung anong dapat magawin nyo sa amin, tanggalin nyo kami, o ano bang gagawin sa amin, tapon na kami sa gera, o saan ba kami punta. Kasi siyempre ang emosyon ng mga taong nahihirapan, kaya gano'n na lang siguro. Manunawaan yun. Naintindihan ko nga kayo, sir. Ang kailangan namin, sir, mag-inis ang solusyon. Sir, intindihin nyo kami, sir. Bigyan nyo kami ng solusyon. Kung naiintindihan mo kami, sir, bigyan mo kami ng solusyon. Kahit naman ngayon, kasi mahirap yung lagi mong pinapangako sa amin, naiintindihan mo kami, sir. Record ka ng record, oh. Ipatayin mo na yan. Para ka na. Kaya kung ano record, sir, para marinig na iba namin kasama na, yan ang sinabi sa inyo. Dahil maraming wala sa amin dito, sir. Eh. Kunti lang to, sir. Oh. Ilan ba empleyado mo, sir? Eh, marami naman silang nakatarinig, hindi lang ito. Eh, hindi naman nila maririnig yung sinabi lahat, eh. Mamaya, magkaroon nga na sabi mong shortcut, tsaka kulang. At least ito buo to, sir. Oh. Buong pangyayari. Okay, puntuhin na lang kami kung wala na kami dito para maghanap kami ng trabaho. Kitaan nyo na yun, di ba? Kumakain kami, sir, eh. Umupahan kami. Anong kumakain kami araw-araw niyan? Pag ganyan lang lagi. Wala kaming inaantay. Hindi, dito lang. Tapatin kami ba? Wala nang konduktor, gano'n. Di wala na kami asahan, di ba? Isa na lang. Mahirap na talaga kalagayan namin, sir. Sa totoo lang, napakahirap. Eh, umiyak na nga to si Salisad sa interview ng media, sir. Sa hirap ng buhay, sir. Kung marinig mo yun, sir. Siguro, ikaw, sir, mararamdaman mo sa puso mo yun, sir, kung gaano kahirap yung kalagayan. Pamilyado tayo lahat, sir, eh. Hindi naman tayo hayop mo. Kumakain araw-araw. Tao pa kaya, sir, na... Nauulog nga yung hayop pag hindi kumakain ng matagal eh. Na tao pa kaya? Yung mga inenyo, siyempre paparating din natin sa mga tao naman, ano? Oo, totoo yun. Tao nababaliw ng katagalan. Di ba gutom eh? Nauulog. Agarang solusyon din ang gagawin ng nakakataas din sa kumpanya. Kasi ano to eh, emergency, kumbaga, problema.
Hindi po, kasi pwede pagantayin ng maraming araw, ng maraming araw po. Kumbaga, pwede naman mangyari kung taking kagad, ganito, ganirin. Ngayon nga sir, pwede natin tawagan sir. Kung wala namang ginagawa sir, eh, baka maaari natin tawagan yun sir. Pwede naman mangyari. O, pagtawag mo yung kayo kung ito yun. O, sige, nga, baka may agarang solusyon din. Kasi yung tumatak... Kung maaari na sana sir, kung ngayon sir, pwede tawagan sir. O, kayo lang desisyon din sir. Kasi agarang desisyon yung ano sir, pampamilya to sir, pang buhay sir eh. Buhay sir, hindi naman kung ano-ano nakataya din. Natin, si Ma'am Janice. Hindi sir, yung doktora sir, mayari sir, hindi naman si Ma'am Janice yung mayari sir. Trokon, makakausap niyo naman yata. Oo, pwede nang tawagan. Kaya nga mag-meeting nga kami sa Lunes. Baka pwede naman ngayon matawagan sir. Masabi na kanila, pangagaran. Masabi namin. Kasi hindi ka makadesisyon, baka pwede tawagan natin si doktora ngayon sir. Kung hindi naman na sir. Kay Ma'am Janice, sino ba yung pwedeng mag-decision niya sir? Kay Ma'am Janice, ituturo din po kayo eh. Para kasi bahantay din sila eh. Kawawa naman. Ay, hindi ko alam kung ano. Pag-usapan siguro pagkalahatan para may decision talaga po, di ba? Hindi kasi kung makakausap natin o makikipag-usap din tayo mag-decision. Kahit mag-decision, pwede tawagan eh. Nandito itong mga empleyado mo, ganyan. Ganyan rin. Siyempre, mahirap kasi tumatakbo yung araw eh. Wala naman kami nito. Naghihintay na tagal ng tumatagal ay naman ng tao eh. Tagal na lang kami sir. Hirap din magsimula sir. Nag-lockdown, nag-extend, nag-extend. Ano mahirap din man. Extend na naman ngayon. Aba na eh. Pre. Yung mapapurot pa natin, kako. Sino ako mag-approve? Wala na sana kung mag-approve. Sino mag-approve? Ibig sabihin, open ka po sir. Management, siyempre. Sino ba management sir? Eh, sino doktora? Sila Tony Leng, ganun. Hindi naman kasi tayo nag-meeting ng maayos sir, wala naman kayong pa-meeting sa empleyado, wala rin kayong memo dito na nilalagay, kung ano ba talaga. Para lang kami ito, maantayin kayo kung kailan kayo darating. Kasi, usapin ko sir, pangkalahatan sir, hindi lang kami pa-meeting sa araw-gabi naman sila dito, di min sir, sabihin nyo rin yung mga dahil. Hindi sir, hindi naman yun dito sir, sasabihin din sa inyo. Sana kung maayos na tayong kumpanya sir, yung may-ari mismo o yung pinakasinasabi mong management, pag-usap sa amin empleyado, hindi yung Yun na sanang gusto namin. Tagal-tagal na rin sir. Kailan kasi kami mag-antay? Ano po bang hihintayin niyo sir? Mag-direct na yung mga tanong kondoktor. Sana na kami buong minuto. Matamaan ang diretso niya kaya kami sir na, ay ganito kondoktor, magbabayaran na lang tayo dahil pag humaba pa yung walang conductor, kung sino yung gusto umuwi muna, din iwan niyo yung number niyo sa dispatch, tatawagan kayo pag may conductor. Intindihan namin yun sir, kailangan punto namin sir, yung paraan, paano kami makano dyan sir, kasi siyempre sa tagal na rin, mag-shortcut kayo, mahirap yun, kasi civilian lang kami.
Basta kasama na kami doon sa biyahe. Intindihan ko nga kayo. Kaya lang, sistri, kung ano yung sinasabi nila muna, eh yun din ang nire-relate ko. Eh, bakit kasi naiwan lang kasi yung admiral eh. Admiral lang kasi naiwan eh. Sir eh, ang dami na lang sa sabi eh. Tensi na kami umpisa pa lang talaga. Tignan ang biyahe na yun. Naman ito. Pero yung last na binitawan nila, napigil muna daw yung mix na sa kabila. Yun ang last, ha? Wala kang kasunod. Nagulang ka na. Matagal na yun, sir. Dalawang dito na eh. Ang sinabi ko lang sa kanila, kanila na disiplin yun. Anong plano? Ano ba, sir? Matinis-pinis ng kumulay yun kasi tagal. Kasi pag naghintay pa kami na naghintay, sir. Tagal na kami naghihintay. Ilang buwan na kami. Isang buwan na mahigit kami naghihintay. Yung nakaraan, sinabi niyo rin sa akin, sir. Oo, kasi ayaw lang kasi na iiwan eh. Hindi ko yung mas maganda siguro. Kautapin lang natin din yung management sa sinasabi niya. Eh, ang problema. Paano nga? Meeting na lang. Makaharap kasi yun. Ha? Kasi yun, ako naman ang sinasabi niya. Siyempre, mas lamang kayo sa akin. Kayo ang nag-iisip namin, sir. Kasi kayo ang operation kasi yung mga sinasabi ko ayaw niyo maniwala eh di pumunta rin kayo sa ibang tao. Maniniwala naman kami sa sir. Kami na sa sabi sa biyahe. Kasi nga sabi niyo hindi kami pwedeng sa biyahe. Kasi yung last na, di ba yung second to the last, ang second to the last na sinabi, yung mga pag humaba pa yung walang konduktor, sabihin mo yung mga konduktor yan na ano, pwede pang umuwi. Tapos tatawagan na lang kung may conductor na. Yun ang sigo to the last. Last na order, yung pwede kayo umix na sa kabila. O, wala pang order, kasunod nun. Nauna pa yun, sir. Yung order sa kabila, sir. Ito yun, no? Marami ko lang. Tatlong linggo na, sir. Masasabi ko lang sa inyo nung isang araw lang, di ba? Tatlong linggo na, sir. Ilang linggo na yun sa kabila, wow. Hindi sila, ito natuloy pa rin yun. Si Hawaw ba yun? O yun, tuloy-tuloy. Ilang linggo na yan, sir. Nakikita ko na yan doon. Noong pa yan, nung wala pang pandemic, bumubiyahin na yan, kaya ako raw doon, sila ilakil ba yun? Ako yun, sir. Ako yun, sir. Kasi nga, wala pang approval yun. Kaya hindi ko sinasama. Pero pag may approval yun, isasama na kayo lahat. Siyempre, di ba? Sana naman siya. Kapag iiwan na tayo. Kahit sa mat. Marami na sila yung may mga konduktor na rin. Hindi pwede sabihin na hindi konduktor yung kasama nila kasi konduktor. Pero kailan kayo yung approval na yun? Konduktor ang kasama nila. Lunis, pag nakita niyo si Janice dito ng umaga, ikon niyo rin sa kanya kasi siya yung kasama sa meeting lagi. Hindi lang ako lagi, siya din lang lagi. Hindi, schedule na natin. Dapat makausap natin sila. Sila yung makausap natin. Ganun na lang. Doktora, oh, para alam namin yung gagawin namin. Kasi nga, paano din siya magkapag-release sa inyo kung wala pa ding order sa kanya, hindi rin siya magkapag-release ng balita. Kaya nga po, sir, para marinig niya kami. Huwag kami sumama, hindi naman kami sumama. Nakikinig kami sa akin. Kung sabihin mo na pag nagsama yung driver ng kondukto, sususpinde. Sabi niyo kung sumama nang kung sa driver hindi na maaari. Ang utos namin sa kanya, huwag munang magsama ng konduktor dahil bawal pa, hindi pa in-approve ng management. Yun. Hindi yung isususpindi. Ay, yung driver na hindi makabiyahe na walang konduktor, hindi huwag siyang bumiyahe dahil wala pang utos na. Kaya nga, hindi na sila mag-ano kasi mauhuli daw, di ba? Ba't mauhuli eh? Lahat naman ng parang sa bus doon, may nakonduktor na eh. Tayo na nga lang ng pag-iwan. Kaya nga. Agal na. Sana naman, mas mabilis sila pa sa tanong. Mahaba na sila. Kaya lang, sabi ko sa inyo, pag makita nyo si Janice din dito, sabihin nyo rin yung hinahing nyo sa kanya kasi siya yung saman power talaga yun. Kaya yung mga humarap talaga sa tao. Sir, ang tanong sa'yo na, sir, bang, ano, sir, Bilal, pwede nyo naman sa sabi si Mang Janes, kung pwede sana sa Lunes, isit niya ng meeting sa amin. Oo, oh, yun, ganoon. Ganoon na lang, sir. Para yan lang. Para sa namin, hindi yung aabangan namin siya. Para formalidad, sir, ba, na may mag-aabang tayo na aabangan na namin. Kasi hindi naman maganda yun, sir. Formality lang ba na magkaroon tayo ng meeting.
Oh, MW pupunta yun dito, hindi ko nakikita. Parang ako din yan eh. Kaya ako naman, araw-araw siya MW. Hindi sir, pwede naman siguro namin natin iset na Lunes. Kung pwede, kautahin niya kami kung ano ba nalagay ang mabayin. Oo, iwan ko lang sa Lunes kung ano kasi may meeting nga kami sa Lunes. Nga sir, malabo ko kasi. Hindi, sinisit niya nga ng Lunes. Sabi ko nga, hindi ko alam kung makapunta dito sa Lunes dahil meeting namin sa Lunes. Doon na namin i-discuss yun. Puro kayo kasi short track. Hindi na lang bilang nakakatakas kayo, sana patulungan nyo rin yung ibang kundok na lang. Tinutulungan ko nga kayo kasi pare-pares lang naman tayo kumakain eh, di ba? Yung ikaw lang kasiguro ang bahay, isama ng mga ayos. Sinasabi ko naman sa inyo lahat yung ano eh, sinasabi ko rin yung hinahingi sa kanila eh. Kaya lang kung ano yung binitawan nila ng order. Sinabi ni sir, yun din yung binibitawan ko rin sa inyo. Walang labit, walang kulang, ganun yun. Siyempre, kung sinabi nila, o sige, tingnan nyo kung sabi mo, pabalayin sila, o di ba sinabi ko sinyo, bumalik kayo, 500,000. Abot ko ng 10,000. Hindi nga, yun yung mga example nga, kaya nga kung ano yung utos nga nila, yun din ang pinasabi ko sa inyo. At hindi ko rin dinadagdagan yun, yun din yun. Walang shortcutan kasi pag shortcutan magulo yun. Buti na nga lang yung mga ibang drivers. Yung mga ibang drivers nakapagbigay ng konting tulong sa amin. Hindi pa rin alam na sinabihan ko sila na oh, bigyan niyo yung mga conductor niyo para magkapira din sila. Nung sumasahod sila, sinasabi ko na lang. Ganda naman yun. Pagkahanap ng trabaho, kami na pagkakas. Kaya nga, GCT ngayon na pinaplano nga. Sana makubok ko na sa GCQ, sabi namin, ibinalita na naman kagabi na wala kapag. Ganitong kitang-kita yun. Kitang-kita yun. Kailangan natin na kitang-kita yun. Para kasi kaya ko sinasabing gano'n, kasi in general kasi sa ibang kumpanya, nagagawa nila ng paraan matagal. Ito na ako. Ganun pa man, hindi pa man ang lahat. Yung service calls para sa atin, para kahit paano, kung sama kami ng driver, kahit paano, may inintay kami. Kasi kung ganito lang lagi, walang pre-pre. Saka pati pre, kung halimbawa ang showbos na yan, may paglalaban din namin yung kumpanya sa gobyerno. Ba't yung showbosan eh? Kaya nga po kami pinasabi, para sama kami, kasi nagpamalasakit sa amin yung kumpanya. Ipinasasama kami. Eh pwede namin paglaban sa gobyerno yan, ba't mo ba aanuin yung ano namin? Maaari rin siguro sir, pumunta kami sa tanggapan ng LP Marvi. Itanong namin nyo kung masisokus pa kayo doon sir. Pwede ba yun sir? Magtanong din, mag-inquire pa yun doon. Okay, ang pumunta kami sa tanggapan ng LP Marvi. Ang narinig naman namin yung sabi ni Sir Secretary Belga na nasa inyo yung desisyon, wala sa kanila. Nakikiusap sila sa inyo na kung maaari, pasaurin nyo yung konduktor ng ibang empleyado nyo. Kahit maghintay pa tayo na maghintay, pwede tayo mangutang kasi meron tayo mga asaan mo sa uri at mamamatay sa biyahe. Meron pang mga papangutang. Tayo, hindi pa rin tayo nakakasama sa biyahe, hindi tayo pwede mangutang kasi wala naman tayo magkakaroon. Pwede naman niya tayo sir, kaya gano'n naman magpapasahod siya kanina eh. Pwede yung basta kumapayag lang naman. Pwede lahat yan. Sabi ko nga magme-meeting sa Lunes, pag-uusapan kasi nga yung minenyo na sinabi ko na pwede ba yung sumama, i-tapon natin sa mataas. Bakit nung nakaraan siya tinanong ko sa iyo, sir, sabi mo pag-uusapan niyo rin sa meeting, ngayon pag-uusapan pa rin. Nagulog tayo dyan, sir. Sabi mo, sa ngayon, floating muna kayo kasi wala tayong ano, atay natin yung decision kasi tinanong ko sa'yo yan, sir. Kasi inaalat nila yung GCQ na sa kay MECQ. Kasi pag GCQ, ang alam ng karamihan, may konduktor na, di ba? Parang lumala pala yung sitwasyon namin, sir. Yung GCQ na, sinabi nyo pang bawal na talagang isama ng driver. Hindi siya, no, walang pa rin. Kasi nung nakaraan, sinabi ko na sa'yo na sinasama na ng ibang kumpanya, yung konduktor nila, sinama na ng mga driver. Matagal na naman, matagal na ko sa atin yung nagsasama ng konduktor. Kung may show cause na order, matagal na silang dami na yung show cause nila. Itama na sila eh. Sige pa yun ah. Sila kabisat. Unang linggo nila,
Bago pa lang, sigurong doktor, abang kumpanya eh. Dalawang linggo na nga. Kaya, pag makita nyo na rin si Ma'am Janet, diba sabi ko, kausapin nyo, sendi lang ako para dalawa yung nilalapitan nyo. Sir, alam mo sir, hindi na namin kailangan tututusin, hindi na namin kailangan kausapin si Ma'am Janet kasi ang hinahing namin, makarating na kay doktora, diba? Pwede naman sir sa pamamagitan nyo, pwede naman siguro. Kahit na rin sir, pwede. Yung hinahing nyo, nakarating na yan. Barangay. Nakakarating na yan, sinabi ko na yan sa taas. Meron din si Sir, meron din kasi ang tagal-tagal na nito. Wala naman kami ng harapin ko. Sabi ko yan nung nag-usap tayo doon sa salitay. Ang araw Sir, lumilipas. Bawat araw, siyempre nag-aagilap kami ng makakain. Napakahirap Sir, sa totoo lang napakahirap. Siyempre, mag-ano pa tayo, siyempre sa lunes, mag-meeting, i-discuss ko sa Ang kinukusun ko lang din, para dalawa kami na pinagsabihin ni si Ma'am Janet. Halimbawa, nakita nung ito po siya. Hindi sa loon eh. Sabi ni Ma'am, pwede kasi.